dapat itigil niya na yung committee hearing na yan. Kapagkat meron ng pag-uutos na i-file ang kaso sa hukuman, at yun ang tamang proseso dapat, hindi ang Senado o any of the committees. Kaya tama po ang ginawa ni Senator Robin, at sana yung mga miyembro ng committee, tingnan po ninyo ang kawalan ng basihan, faktwal at legal. At saka pinagpipilitan, nabanggit na naman niya yung aid of legislation. Meron na akong desisyon ng Korte Suprema doon sa Parmalee case na yung contempt order, dapat hindi basta-basta ginagamit ng Senado. Ayan po mga kaibigan, si Attorney Panelo nagsalita na po guys. Ito po ang kanyang matinding hamon. Ha? Matinding hamon po mga kaibigan kay Risa. Ayan po, no, hindi po yan ginagawang yung pagkontempo sa Senado, hindi yan parang ano, no? Yung parang halos araw-araw na lang kayo magkukontempo, parang ganun. Oo, meron pong proseso yan at meron po dapat kayong basehan. Hindi yan basta-basta na lang, ikukontempo yung isang tao porkit hindi pumunta sa hearing, hindi nagpakita sa hearing, ikukontempo mo kaagad. O, di ba? Yan po ang explanation ni Attorney Panelo, mga kaibigan. Na, kaya po hinamon siya guys eh. Ito po yung matinding hamon niya kay Risa, no, na itigil mo na yung hearing na yan dahil wala naman talagang basehan. Kahit ano pang gawin mo dyan, kahit baliktarin pa natin yan, wala pa rin mangyayari sa hearing na yan. Kasi hindi naman yan in aid of legislation eh. Andyan ka para sa inyong sariling sariling agenda. In aid of election. Kaya nga tama po itong si Senator Robin Padilla, mga kaibigan, di ba? Sa kanyang ginawa na tutulan po yung contempt. Dahil, sabi nga ni Attorney Panelo, wala kayong basihan. Ayan po mga kaibigan, meron tayong breaking news. Itong isang tanim t-shirt na vlogger na nagngangalang Ninyo ay makakasuhan na po mga kaibigan. Ayan, nakahanap ka ng katapat. Itong Badinggan si na Bokobs na ano, na vlogger na napakaingay, no? At nagpakalat po ng fake news mga kaibigan nung isang araw dahil yung mga umattend daw sa prayer rally para kay Pastor Kibuloy mga kaibigan ay daw mga fake news. Ay mga ano daw, mga bayaran. Sus, grabe ka, fake news talaga. Ibang klase. Ngayon, nakahanap siya ng katapat mga kaibigan. So, eto na po ang katapusan mo, Ninyo. Oh, yan. So, mamaya guys, pag-uusapan natin yan. At of course, pakinggan din natin si Attorney Topacio mga kaibigan. Meron din siyang pahayag guys, no? Patungkol po ito kay Risa. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po mga kaibigan, live po tayo guys. May sisingit lang tayo, no? Ang rally po sa laban kay ano, no? Itong rally po para kay Pastor Kibuloy, laban kay Risa sa Senate hearing. Araw-araw na po mga kaibigan. Grabe, araw-araw yung rally. Yes, ang galing. Same venue po mga kaibigan, no? Same venue po, andun pa rin sa harap po ng post office sa Liwasang Bonifacio. Araw-araw na po yan guys. Kung gusto nyo dumalo o kung meron kayong oras, pwede kayong pumunta doon. Magsuot lang kayo ng white t-shirt. O, araw-araw yan ha? Ha. Siguro hanggang 15 yan, March 15. So dyan po natin makikita guys kung gaano kalakas po itong kingdom ni ano, no, kingdom po ng ating mahal na Pastor Kibuloy mga kaibigan. So grabe guys, talagang level up po itong prayer rally para kay Pastor Kibuloy. Oh, see? Araw-araw na. Kaya kabahan ka na. Ha, kabahan ka na, Lisa. Malamang sa malamang ito na yung katapusan niyo. 'Di ba? Kasi marami pong nananawagan diyan, guys. Marami pong nananawagan diyan. Na itigil na 'yan, mag-resign ka na. Dahil wala kang ginawa dyan sa Senado, kundi hearing ng hearing. Pero wala ka namang ginawa. Eh hindi ka nga siguro nakatulong sa kapwa eh. Imbis na makatulong ka sa kapwa, lalo mo pang pinahirapan, di ba? Dahil sa hearing na yan. So yun po mga kaibigan, no? Syempre bago po natin na umpisa ng ating issue, babati mo natin sa ating mga kababayan dyan sa abroad, lalo na po yung mga OFW guys, ang ating mga bagong bayani. Saludo po kami sa inyo, sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Yes, no? March 6 to 12, ang rally. Grabe. Isang linggo. Grabe mga kaibigan, no? Nakakagulat guys. So,
Kumusta po kayo, no, ating mga kababayan dyan sa abroad, ang ating mga OFW? Saludo po kami sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana po ay nasa mabuti kayong kondisyon. At sa ating mga suki, ang ating mga subscribers, viewers, syempre ang ating mga listeners, ang ating mga members, kumusta po kayo? Happy Wednesday po sa ating lahat. Napakabilis ng panahon. Wednesday na kaagad, guys. Ha, once again, ha, meron po tayong announcement, ha. Ang rally po para kay Pastor Kibuloy, mga kaibigan, ay araw-araw na. Grabe, araw-araw. Isang linggo po, mga kaibigan. Tuloy-tuloy po na rally yan, no? Prayer rally. Hanggang sa March 12. Ayan, tuloy-tuloy yan. So, mayroon pong time sa may mga oras dyan. Pwede kayong sumali doon. Kahit hindi naman kayo miyembro, guys, no? Kahit hindi kayo miyembro ng Kingdom ni Pastor, pwede pa rin kayong sumali doon. Basta magtuot lang kayo ng t-shirt. Diba? Para po, para lalong dumami, mga kaibigan. Kasi, kailangan yung support, guys, eh. Ang kailangan lang naman natin talaga dito, guys, support. Okay? So, ngayon, mga kaibigan, mag-shoutout muna tayo, ha? Quick shoutout lang tayo, guys, ha? Mabilisang shoutout lang po, no? Ayan po, si Berte Galban, hello. Angelina Matsui, Jolito Ruiz, Corazon Austero, Tessie Panergo, Imelda Aquino, Angelina Matsui, Jess G, Sande Escolano, hello. Bagman, oy, shoutout sa iyo dyan, Bagman. Roger Milano, Catalina Fox 206, ayan, si Dina Alpa, Delia Abainza, si Norma Jalaba, sila Danilo Halandoni, Rosa Wright, Alma Jornales, si Min Jun, ayan, si Emelina, si Celso Facundo, Yamada Cherry, yan dito pala si Yamada Cherry, Leo Bonag, Alma Jornales, sino pa? Si Gloria Kasiken, Jenny Jarumay, Leonida Pakingan, Cat Lover, Glory Hoffman, Nancy Horado, Lynn Cordenira, Brett Boladaco. Ayan, dami pala nag-antay sa atin, no? Si Lea De, si Winmar Channel, Wang Yoni, hello Wang Yoni. Sino pa? Si Gloria Hoffman, Chrissy Brooks, hello Chrissy Brooks, Nena Esteban, Alfonso Horado Jr., at marami pang iba, mga kaibigan. Mamaya po, guys, so promise po, babasahin po natin lahat ng mga comments nyo, ha? At babasahin din natin, guys, yung mga tanong nyo. Kaya kailangan nyo magtanong, guys, para tuloy-tuloy yung discussions natin. Di ba? Siyempre, pag nagtanong kayo, mga kaibigan, magkakaroon po tayo ng interaction. Alright? Ayos ba tayo dyan? Ayan, si Emoreg Yalubam. Ayan. Si Angelina Matsui. Adel TV, from Pobreng Provinciana. Uy, Cyprus pala to. Malamig na umaga. Roberto Nalos, Barkadahan Forever FM. At si Lilo Vazquez Saben. Joel Arellano, Delby Rodriguez. At marami pang iba. Dami. Pakner, ang dami Pakner. Ayan, si Pakner. Bumati. Hello, si Naida Puerte. Ito na po, guys. Ito na po ang ating first issue ngayong araw. Ito po. Tingnan nyo sa screen nyo, guys. Ayan, isang Bokabs na vlogger, no? Tanim t-shirt. Timbog! Katapusan mo na, ninyo. Ayan, no? Oh, nakita nyo sa screen nyo, guys. Kilala nyo ba yan, mga kaibigan? Kung sino yan? Pakisilip yung screen nyo, mga kaibigan, yung mga monitor nyo dyan, kung kilala nyo ba yung tao na yan. Babala po, yan po ay isang nagpapakalat ng fake news. Ayan o, nagpapakalat ng fake news. Vlogger na sangkot sa umano'y tanim t-shirt sa rally ng Kingdom. Posibleng makasuhan ng cyber libel. Ayan, ayon po yan sa PNP, mga kaibigan. Ayan, naku, ang katapusan ni ninyo. Oh, nakahanap ko ng katapat, no? Kasi ikaw, masyado kang maingay. Masyado ka nagpapakalat ng fake news. Alam nyo, guys, marami din naniniwala dyan. Ewan ko bakit naniniwala sila dyan, no? Ang dami din, alam nyo, yung vlog niya nung isang araw, kasi ang story niya, mga kaibigan, ikwento ko lang sa inyo, ha, sa mga hindi pa po nakakaalam dyan. Ito kasi, mga kaibigan, pumunta dun sa venue, sa site, ewan ko kung talagang sa site ba talaga siya. Ngayon, mayroon na siya mga na-interview, mga kaibigan. At nakita nyo naman sa video, di ba? Hindi na natin ipa-play dito kasi yung mga mukha na yun, mukhang ano eh. Mukhang mga mga durugista. Ngayon, in-interview daw niya.
In-interview daw niya itong mga individual. At mayroon pang suot, ha? Oo, mayroon pa silang suot na t-shirt, mga kaibigan. At yung t-shirt na yon ay uniform pa ng kingdom. Biro mo, uniform pa ng kingdom, mga kaibigan. Nakita nyo naman, di ba? Nakaputi din sila. Tapos may nakalagay din dito, may mga imprinta din dito. Pero wala, may napapansin din ako doon, mga kaibigan, no? Meron silang t-shirt sa loob. Lahat po ng in-interview niya may t-shirt sa loob. Ibig sabihin, isinapaw lang po nila. Oo, pinatong lang nila yung t-shirt, guys. Kung hindi ako nagkakamali, ang ginamit na t-shirt, isa lang po. Isang t-shirt lang ginamit doon. Tapos, after ng interview, hinuhubad lang yung t-shirt. Tapos, pag may bago na naman silang nakakausap para mag-fake news, para magpakalat ng kasinungalingan, isusuot na naman yung ano, isusuot na naman yung t-shirt. So, sa aking pag-a-analyze, isang t-shirt lang po ang ginamit doon. Pansinin niyo, mga kaibigan, lahat sila nakasapaw. Ang init-init po ng panahon, ha? Take note, ha? Sobrang init po ang panahon nung rally na yon. Pero sila po ay naka-t-shirt doble. Baka nilalagnat sila. Nilalagnat. Oh, bakit doble yung t-shirt? Kasi po, patong yun. Kaya nga tawag dyan, tanim t-shirt eh. Oh, di ba? Kaya ang tinawag dyan, tanim t-shirt. Kasi bawat na makakausap siguro nila, oh, syempre, kinukontrata nila. Oh, ito bayad sa'yo. Bigyan kita 1,000. Parang ganun siguro yan, no? Hindi natin alam, ha? Tapos, pag willing na siya makikipagpa-interview or willing na siya willing na siyang tanggapin yung ano niya, yung bayad niya, isusuot niya yung t-shirt. Kasi guys, kung ikaw magsusuot ng t-shirt at pupunta ka doon sa rally, hindi ka magsasapaw. Wala kang patong. Bakit? Kasi sobrang init po. Pansinin niyo yung mga nagra-rally doon. May patong ba yung t-shirt nila? Wala. Pero na siguro kung naka-jacket ka. Maliligo ka sa sobrang init. Oo, nakapatong yung t-shirt. Pansinin nyo, may mga video naman dyan eh, kumakalat na eh. Tingnan nyo, kumakalat naman yung mga video dyan. Silipin nyo guys, makikita nyo patong po. Nakapatong lang lahat. Ilan ba yung interview niya? 5? Oh, lahat sila nakapatong po ang t-shirt, mga kaibigan. May patong. So, ibig sabihin, yun po ay fabricated guys. Scripted po yun. Kasi, kung titingnan nyo yung mga hitsura nila, mga kaibigan, ha, yung mga hitsura po ng mga na-interview, ay hindi po kahitsura dun sa mga nagra-rally sa kingdom. Ito guys, may papakita lang ako sa inyo. Galing po ito sa Facebook page ni Mr. J. Sonsa. Ayan po guys. Ito po ang sinabi ni Mr. J. Basahin lang natin guys, ha. Balbas at bigote, bawal sa kingdom of Jesus Christ. Oh, ayan ha. Ito po ang sinabi po ni Mr. Jason sa kanyang Facebook page. Ang balbas daw tsaka bigote, bawal daw sa kingdom. Nabistong peke or fake iyong interview sa SOCMED. Lisa, huwag tipirin ang TF sa Ensaymada Vlogger. Oh, nakita niyo na? Nakita niyo na guys? Bawal pala ang may balbas o kaya may bigote. Oh, pero yung in-interview niya, mukhang mga balasubas. Alam nyo, ikaw ninyo, pag kumuha ka na or gumawa ka ng fake news, ayusin mo yung medyo, ano naman, realistic naman. Kasi halata eh. Gagawa ka lang ng sablay. Sabagay, sablay nga. Gagawa ka lang ng interview para mapaniwala mo yung mga tao na yung mga sumali sa rally na yan ay mga yad ba? Dapat inayos mo. Masyado naman kayong tipid. Di ba? Oh, kayong mga Ensaymada, masyado kayong tipid eh. Sana ginastusan nyo malang, di ba? Oh, nag-produce kayo ng maraming t-shirt. Hindi yung papatong-patong lang yung t-shirt. Kasi wala kayong mga budget. Kawawa naman yung sumusuot ng t-shirt kung may putok, you know? Kawawa. Kaya ninyo, ha? Sa susunod na, pag nagpapakalat ka ng fake news, ayusin mo ha, yung medyo realistic, kapapaniwala, no? Parang hindi eh. Parang ang hirap paniwalaan eh. Kayo guys, kayong bahalang humusga. Ano sa tingin nyo yung mga na-interview niya?
Oh, ano sa tingin niyo, yung mga mukha lang, itsura pa lang eh. Mukhang yung ano, yung isa doon para yung isa doon yung parang nagtitinda diyan sa wag na lang tayo mga mahirap mamintas, no? Ay, hindi tayo na mamintas, pero ang masaklap lang kasi dito mga kaibigan. Ito po ang masakit na katotohanan. Marami pong naniniwala sa kanya, guys. Ito namang mga vlogger, ha? Kayo naman ibang mga vlogger diyan. Hindi ko rin kayo maintindihan, no? Bakit po kayo masyadong naniniwala diyan? Yung source nyo, hindi ka paniwala. In fact, mga kaibigan, ito pong mga, kasi guys, ito palang sininyo mga kaibigan, nahuli na pala ito. Nahuli na. Nakulong pa nga yan eh. Tapos nakapag-bail lang. Ang kaso niya, kung hindi ako nagkakamali, cyber libel din. So nakawala siya, may nag-bail out yata sa kanya. Oh, di nakawala na siya. So, ganun pa rin ang ginagawa niya kahit nakulong na siya, guys. Tapos, ayaw ko, kung may kaso pa ba siya ngayon, hindi lang natin alam. Pero ganun pa rin ang ginagawa niya. Nagmumura pa rin siya, binabastos niya pa rin yung mga ibang vlogger. Alam mo, binabastos pa nga niya yung mga ibang vlogger, eh, na wala namang kasalanan sa kanya. pero binabastos niya. Hindi ko nga siya maintindihan eh. Sa bagay, sabi nga nila, kulang-kulang nga daw eh, sinto-sinto. Oh, yung mga naniniwala sa sinto-sinto, kawawa naman kayo. So, totoo lang guys, ah, mahirap po, sabi ko nga sa inyo, di ba, mahirap po mapatulan itong mga to. Kasi nga, mga vlogger lang din sila guys eh. Pare-pareho naman kami mga vlogger, di ba? Lahat kami mga opinionated lang. Pero this time guys, hindi na po natin tatantanan ito, itong sininyo na to. Dahil meron na pong video eh, at meron na pong balita, at meron na pong pahayag ang PNP na siya po ay kakasuhan. Ayan, nakahanap ka ngayon ng katapat. Magsama-sama kayo. Ito po ang balita guys, napakita ko lang sa inyo mga kaibigan ha. Para po, ayun po ha, basahin lang natin guys ha. Babasahin lang po natin guys para meron tayong ano, no? Meron tayong makumpleto po yung context natin. Baka sabihin naman na, fake news ka. Ito po ha, maaring maharap sa kasong cyber libel ang vlogger na si Nino Barzaga matapos na magpakalat ng maling balita sa gitna ng prayer rally na inorganisa ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Sikibuloy ng Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, araw ng Lunes, March 4, 2024. Sa kanyang video, ipinilabas nito sa kanyang malisyoso, ha? Malisyosong content na may ilang tao na binayaran, di umano, ng kampo ni Pastor Apollo para dumalo sa nasasabing rally. Alam nyo guys, hindi talaga nila naintindihan, no? Si Pastor magbabayad? Unang-una, congregation po yun. Religious congregation yan. Marami talagang followers yan. Gamitin nyo yung ano nyo. Sabagay, wala na kayo dito. Wala naman talaga kayo dito kasi ginamit nyo nga. Yung source nyo nga, sinto-sinto eh. Source nila sinto-sinto. Nakakahiya naman kayo, grabe. Oy kayo no, Ma'am Shi, Ahas, maghanap naman kayo ng source na medyo matino. Huwag naman kayong gumamit ng galing mental. Grabe naman talaga kayo. Ibang klase. Alam nyo guys, balita pa nga dito mga kaibigan. Ito ha, basahin natin guys ha. Babasahin ko lang. Ito po ang sabi ng PNP. Okay? Pwede po namin siyang kasuhan ng misrepresentation. At kung nagsusuot po siya ng uniforme na identifiable sa PNP, ay panibagong kaso sa illegal use of service uniform ng PNP. Yun, kasi nagsusuot pala siya guys, itong si Nino, nagsusuot pala ng uniform ng mga kapulisan. Sinusuot niya mga kaibigan? Eh hindi naman siya pulis. Kaya sabi dito sa PNP, panibagong kaso yan, illegal use of service uniform. O ngayon, ang dami mo ng kaso. Kung dati, itong si Nino mga kaibigan, nakawala, no, nakawala ha. Naka-bail. This time,
sisiguraduhin namin na hindi ka na makakawala. Kaya, SMNI, no? Tuluyan nyo itong tao na to, no? Ikulong nyo para magtanda at magkaroon ng leksyon sa kanyang buhay. Dahil hanggang ngayon, naninira po ng mga tao yan, naninira po ng mga vlogger yan, na wala namang kasalanan sa kanya, sinisiraan niya. Kawawa naman yung mga vlogger na yun. Siyempre, nagtatrabaho lang din naman sila. Pero sinisiraan po. Ngayon, dahil ang dami mo ng kaso, siguradong hindi ka na makakalabas dito. Oh, siguraduhin nyo na hindi makapag-bail yan, ha? Baka mag-bail na naman yan. Ngayon, malalaman natin, guys, kung sino ba talaga ang nasa likod niya. Kasi marami pong balita-balita, guys. Hawak daw si ni Tambaloslos, hawak daw si ni Bonjing, hawak daw si ni Mamshi. Oo, may, sabi ni Lea D, oh, may appointment pala to, Lea D. Eh ano na same level ang mga utak? Banga group of companies, puro wanderer of world darkness. Elena Kalapis, mahirap po patulan ang mga gaytong klaseng tao. Kaya di ba hindi naman natin siya binablog, guys? Wala namang kumukuha ng source sa kanya eh. Kasi nga, sino na, Sus Mari Joseph, sino namang maniniwala sa kanya? Di ba? Ito namang mga vlogger na mga pulpul din, bakit nyo kinukontent yan? Di ba? Bakit nyo kinukontent yan? Anong makukuha nyo? Anong mahihita nyo sa kanya? Di ba? Sa bagay, entertainment nga, di ba? Oo, kinarma na po, William Mutin. Ito na yung karma niya. Karma is real. Oh, nakahanap din siya ng katapat. Di ba? Ito ha, basahin ko lang guys ha, para matuloy po natin yung ano. Samantala, tinawag ng NCRPO Chief Regional Director, ito si General Jose Melencio Nartates Jr. na how show pala to guys? How show ang vlogger na si Ninio Barsaga? Oh, sabi po ng general yan, ha? Sabi po ng regional director yan na si Melencio, ha? How show ang vlogger na si Ninio Barsaga? Oh, how show pala yan? Tapos, naniniwala pa kayo? Ha? Kayo mga vlogger, naniniwala pa kayo sa kanya? How show pala? Sinabi na ng general, oh. Oh, kaya magbago na kayo. Ha? Magbago na kayo. How show pala yung pinapaniwalaan nyo, eh. Oh, ito'y matapos na pag-alaman na pagpapakilala umano itong official vlogger ng National Capital Region Police Office. Ah, ito palang si Ninio, mga kaibigan. Nagpapakilala pala siya na siya daw ang official vlogger ng NCRPO na hindi naman pala. Sus, grabe, fake news. Ang dami mo ng kasalanan, boy! Ha? Bokabs! Ang dami mo ng kasalanan. O ngayon, ito na yung karma mo. Sus, Mari Joseph ka pala. Ginagamit mo ang kapulisan. Nakakahiya, grabe. Ba't naging, itong mga tao na to dapat ang ikulong. Dapat ito ang imbestigahan, hindi si pastor. Di ba? Kasi si pastor, mga kaibigan, tumutulong po sa mga tao. Hindi po siya nanggagansyo, guys. Hindi po siya nagpapakalat ng fake news. Ito, nagpapakalat ng fake news. Oh, makakasuwa na siya. Ha? Ito ha, panoorin natin, mga kaibigan, para makumpleto po ang ating balita ngayong araw. Grabe. Ibang klase na to, guys. Sibing makasuhan ng cyber libel ang isang vlogger na gumawa ng maling balita sa gitna ng isinagawang prayer rally ng tagapasuporta ni Pastor Apollo Siquibloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila itong Lunes. Na ito ang balita ni Paul Montibon. Maaaring maharap sa kasong cyber libel ang vlogger na si Ninio Barsaga matapos na magpakalat ng maling balita sa gitna ng prayer rally na inorganisa ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Siquibloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio sa Maynila araw ng Lunes, March 4, 2024. Sa kanyang video, ipinalabas nito sa kanyang malisyosong content na may ilang tao na binayaran di umano ng kampo ni Pastor Apollo para dumalo sa nasabi
Sinding Rally, bagay na pinasinungalingan ito ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Sa panayam ng SMNI kay PNP PIO Chief Colonel Gene Fajardo, maaring makasuhan anya ng misrepresentation at cyber libel si Barsaga, partikular na ang pagpapakalat ito ng maling impormasyon o fake news laban kay Pastor Apollo. Pwede po natin siyang kasuhan po ng misrepresentation, at kung nagsusuot pa po siya ng uniforme na identifiable po sa PNP ay panibagong kaso po yon sa illegal use of service uniform po ng PNP. At kung may sinisiraan po siya na ibang tao at ginagamit po yung kanyang accounts po, ay kung sino man po ang nabiktima na yon ay may kakapatag po silang magreklamo at sampaan po siya ng kasong cyber libel po. Samantala, tinawag naman ni NCRPO Chief Regional Director Police Major General Jose Melenso Nartatis Jr. na Hausaw ang vlogger na si Ninyo Barsaga. Ito matapos na pag-alaman na nagpapakilala umano itong official vlogger ng NCRPO. Ayon sa General, hindi konektado sa kanila ang taong ito. Yan yung tinatawag na Hausaw, di ba? Ipinaluwanag pa ng official lahat ng kanilang vlogger ay lehitimong police at may guidance sa PNP sa tamang pangangalap ng impormasyon. Alam ko sino ang mga vlogger na yung mga puli. Yung mga pulis ang vlogger ng PNP kasi pulis nga. Pero yung vlogger na civilian or outside sa amin, paano masasabi vlogger natin? Nilinaw rin ni General Nartatis na hindi nila magagawa ang magpakalat ng fake news laban sa SMNI at kay Pastor Apollo Siki Buloy. Naniniwala ang NCRPO na posibleng may ibang motibo si Barsaga sa pagpapakalat ng fake news kaugnay sa ipinost nitong mga interview sa kanyang vlog na may ilang taong binayaran ng kampo ni Pastor Apollo para dumalo sa isinagawang prayer rally sa Liwasang Bonifacio. Baka kasi kayo ginagano, yun ang alamin nyo. Anong motibo? Supposed to be magkakalat na una nang pinasirumalingan ng Kingdom of Jesus Christ ang mga taong nakita sa video ni Barsaga na bayad ang mga ito. Sa ngayon, aalamin pa ng PNP ang record ni Barsaga matapos rin na pag-alaman na una na pala itong naaresto sa kasong cyber libel. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Attorney Saul? Ay, pakulong na kagad yan. Demanda na at mapulong na. Yan ang mga sila vloggers na nagpapakalat ng mga mali at peking balita. O yan ang anuin mo. Tiberos. Yan ang mga nakakalat ng na hindi lang unting virus, kundi maraming virus. Thank you very much, Attorney Sal. Yan, tama. Ipakulong na kagad. Kasuhan na kagad. Damputin na. Para matapos na yan. Eh, alam nyo guys, okay naman yung mga, ako wala po akong pakialam sa kanya, no? Dati pa yan eh, wala po tayong pakialam sa kanya kahit anong gawin niya. Yan po yung vlogger na palagi nagmumura, di ba? Kilala nyo naman siguro yan, no? Palagi po nagmumura yan, araw-araw yata nagmumura yan eh. Wala po tayong pakialam kung magmumura siya sa vlog niya. Vlog niya yun eh. Pero this time mga kaibigan, kaya po tayo nag-react. Dahil meron na pong balita na siya po ay nagpakalat ng fake news. O, syempre, di ba, sabi ko nga sa inyo, pag talagang na-confirm natin, ay ilalabas talaga namin dito sa channel. Ayan po, eto na yung sinasabi natin. O, fake news pa more. O, yung mga gusto pang sumunod dyan, ha? Yung mga naniniwala sa kanya, maghinay-hinay na kayo. Kayo na ang sunod. Di ba? Sa totoo lang, guys, bakit kailangan mo pang i-fake news ang isang Pastor Kibuloy o ang isang Kingdom? Isa pong congregation 'yan. Isang religious ano 'yan, organization. Pag sinabi mong organization, maraming followers 'yan. Kahit saan magpunta 'yan si pastor, may mga tao 'yan kasi nga matagal na siya eh. Buong mundo na 'yung ano niya. Mga members niya buong mundo, international, local, international. Kaya hindi mo na kailangan fake news 'yan. Bayad-bayad. Si pastor magbabayad. Buong mundo babayaran niya. Eh di wala siyang pera. Ubus yung pera niya. May mga followers na yan na mga solid. Parang example, kami, nung nagkaroon ng rally sa may ano, Luneta, youth camp, mga youth ano encounter. Pumunta kami doon kasi nga kailangan namin pumunta doon, pero walang bayad. Pero ang daming tao. Kasi nga feeling namin guys, dahil devotees kami, obliged kami na pumunta doon.
obligasyon namin na pumunta doon. Ganon din yung, ganon din ang kingdom. Kasi nga, yung pastor nila, nilapastangan, siniraan, kinawawa. Oh, ikaw, devotee ka, isa kang solid, ano, kibuloy. Siyempre, pupunta ka doon. Alamang hindi ka pupunta doon. Di ba? Ano mo yun eh? Discretion mo yan eh. Or, kusa ka, may kusa kang pumunta doon dahil nga kay pastor, para kay pastor. Ngayon, sasabihin mo, bayad? Hindi kasi ginagamit eh. Sa bagay, wala dito eh. Sabi nga nila, sinto-sinto. Di ba? Mahirap talaga patulan yung mga ganyan, no? Kaya, hayaan nyo na guys. Bahala na ang bata sa kanya. Okay? Abangan na lang natin kung anong mangyayari. Angelina Matsui, mahal kasi bayad ng matitinong vlogger. Alam mo, Angelina Matsui, pag matinong vlogger, hindi talaga nagpapabayad yan. Alam nyo guys, imposible po yung bayad-bayad na yan eh. Pera lang kung talagang ikaw ay mag-underground. Ibig sabihin ng underground, ikaw po mismo, vlogger, pupunta ka doon. Oh, para kumbaga, parang ilalabi mo guys yung sarili mo para sayad ba, no? Parang kakausapin mo yung mga tao. Pero hindi po yung babayaran ka ng politiko, babayaran ka mismo ng politiko, hindi po yun. Kasi pwede mo ilaglag ang politiko eh. Kunwari ako, bayad ako. Pwede kong ilaglag kung sino nagbayad sa akin. Kunwari, hindi na niya ako babayaran, o ilalaglag ko siya. Hindi mo na ako binabayaran na, o ilalaglag kita ngayon. Parang ganun yan eh. Pwedeng ganun ang mangyari. Diba? Pero itong kaso po na sinasabi po ni Ninyo na nagpakalat siya ng kung anong mga kasinungalingan at nakita naman natin yung mga mukha ng mga in-interview niya, mukhang galing na po sa mga gedli-gedli at papalit-palit lang sila ng t-shirt. Klarong-klaro naman talaga eh. Klarong-klaro po na hindi po sila kingdom. Ang layo po ng hitsura nila doon. Ayan po mga kaibigan, no? So, punta na po tayo sa iba nating topic. Hayaan na natin yan, no? Oo, wala tayong mahita dyan. Ay, naku kayo. Kaya, payo namin sa inyo, no? Lumipat na kayo. Wala kayong mapulot dyang magandang asal. Ito po, pakinggan na natin si Atty. Topacio, mga kaibigan. Niloloko po tayo ni Risa Ontiveros. Naku! Manloko! Yes! Risa! Pinatatawag si Pastor sa Senado dahil meron daw nagbibintang sa kanya ng ganito, ganoon. Sinabi na po ng ating Korte Suprema sa napakaraming kaso, Neri versus Senate, Ermita at Senate versus Ermita, Balag versus Senate, at ang pinakabago po last year lamang, yung Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, na ang nag-argue po sa Supreme Court na abogado para sa petitioner, yung mga nanalo ay malakas daw ang sex appeal. Sabi na ng Korte Suprema, ang Senado ay hindi hukuman. Sabihin ko sa inyo kung bakit ayaw sa hukuman pumunta ni Risa Ontiveros. Bakit? Dahil mahina ang kaso. Yeah! Gusto niya ang paglilitis, ang pagtatanong, ang mga proceedings ay doon sa Senado kung saan siya ang maghahari-harian doon. Yeah! Walang rules on evidence. Yeah! Walang, hindi pwedeng magsalita ang abogado. Sila lang ang pwedeng magsalita. Sila lang ang pwedeng kagalitan ka. Hindi ka pwedeng sumagot. Kung hindi, ikaw ay ipakukulong. Katulad ng ginawa nila kay Ka-Eric at kay Yusek Badoy.
Ayaw nila ng batas. At sa batas na laban, matatalo sila. Ano nyo yung sinabi ni Atty. Lupacio? Ayun pala, no? kaya ayaw niya dalhin doon sa hukuman sa Supreme Court. Itong kaso ni Pastor Kibuloy, gusto niya sa Senado talaga kasi nga wala silang matibay na ebidensya, mga kaibigan. Masisira sila, guys, pag dinala nila yung kaso doon sa hukuman. Matatalo po sila, mga kaibigan. Hindi po sila makakaporma kay Pastor dahil wala po silang sapat na ebidensya. Sa katunayan, yung mga testigo nila, guys, tanim-tanim lang din. Di ba? Parang yung isang vlogger dyan na tanim t-shirt. Testigo ni Risa, tanim-tanim din. Puro kay mga tanim-tanim. Di ba? Kaya ayaw nilang i-forward doon sa Korte Suprema ang kaso po ni Pastor Kibuloy dahil wala po silang pinahahawakan na mga solid evidence at mga testigo nila ay pawang mga kasinungalingan, mga kaibigan. Sa katunayan, kahapon lang po, dalawa lang po ang dumalo at hindi pa maintindihan. Di ba? Asa na yung ibang testigo? So ito pong sinasabi ni Atty. Topacio, mga kaibigan, ito po ay nagpapahiwati, guys, na itong si Risa ay para lang talaga masira or siraan. Para lang siraan po si Pastor at para mag-again siya ng sarili niyang agenda dahil gusto niyang tumakbo eh. May balak siyang tumakbo. Tumakbo ka na lang, Risa, no? Kagawad. So yun po, mga kaibigan, klarong-klaro yan. Klaro po ang sinabi ni Atty. Topacio, mga kaibigan. At hindi po natin pwedeng i-deny yan dahil alam na po natin ang mga ugali nila, guys. Kaya sila nag-hearing para sa mga sarili ng mga vested interest nila. Dahil meron po silang mga target, guys. Meron silang goal. Anong mga goal nila? Mawala ang mga Duterte. Lalong-lalo na si VP Sara Duterte. Dahil siya po ay ang tinik ng mga ito. Lalo na si Duterte, guys, kasi takot sila eh. Baka tumakbong Senado yan. O kaya tumakbong Congress yan. Baka hindi nila kaya yan. So yun po, mga kaibigan, no, ang paliwanag po ni Atty. Topacio. Pakinggan pa natin, guys, ha. Nako talaga, oo. Kawaawan taong bayan. Ipapaliwanag po natin kung bakit nagdadalawang isip si Pastor na pumunta roon sapagkat yung sampina po nila, para maintindihan po, baka sabihin nila tayo ay mga panatiko na wala naman dahilan eh, tayo ay nasa likuran ni Pastor. Ito po ang paliwanag dyan. Sisimplehan lang po natin. Ayon po sa saligang batas, ayon po sa Korte Suprema, kung ikaw ay magpapatawag ng inquiry in aid of legislation, dapat may legislation kasi yes, hindi hukuman. Yes. Hindi piskal ang Senado o ang Kongreso. Ito ay tagagawa ng batas. Ngayon, yung sa trend nitong mga testigo, mukhang human trafficking ang ginagawa nilang batas. Last year lang, nung Hulyo 2023, inamyentahan na nila yung batas ng human trafficking. Ibig nyo bang sabihin, ni Rizzo Ontiveros, nandun na siya sa Senado noon? Napakatanga naman niya, may nakalimutan siyang iamyentahan na kailangan magpatawag pa siya ng hearing ulit ngayon? Sabi na rin ng Korte Suprema, kung ikaw ay magpapatawag ng resource person,
dapat kalakip ng iyong sampina, number one, yung panukalang batas. Number two, yung mga tanong na itatanong mo sa resource person. Wala pong ganun sapagkat walang batas. At ang mga tanong, walang kinalaman sa batas. Wala. Baga kagnawong. 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 Si baga kagnawong. Baga kagnawong. Sino? Alam mo, Senator Risa, wag na tayong maglukuhan. Gusto mo lang namang hiyain si Pastor Kibuloy. Bakit? Bakit? Sapagkat ang SMNI, si Pastor, ay laban sa komunista. Tiberos, tumutulong sa komunista. Yes. Yun lang naman yun eh. Alay. Napakarami pa niyang sinasabing kay ganito, kay ganon. Gusto lang pala niya magpaganda. Ayan. Risa, hindi pa ba sapat yung pagpapagandang ginawa niya nung nasa PhilHealth siya? Nako! Salot ng bayan! 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 At hindi nun ah! Ibang klase talaga ito si Atty. Tomasio. Oh, di ba yung mga nagre-recruit ng mga kabataan pagkatapos dinadala sa bundok, pinagpaparausan ng mga commander doon. Yeah. Sabi niya, concerned daw siya sa mga kababaihan, eh matahimik siya doon sa mga nire-reindukan. Ipokrita! Ipokrita! Kalokohan! Kalokohan! Ayan po mga kaibigan, si Atty. Topacio. Oh, hindi mo na, hindi ka ba daw nagsawa sa pagpapaganda mo nung nasa PhilHealth ka pa? Aray ko! Aray ko, Risa, aray ko! Grabe. Grabe, tama. Tamang-tama po yung sinabi ni, ano, ni Atty. Topacio, you know? PhilHealth? Kaya biglang umano eh, biglang nagglota eh. Grabe, ibang klase talaga. Ayan, magsama-sama kayo, Maria Joseph. Yan po ang sinasabi natin, guys, di ba? Palagi po nating minimension yan dito sa vlog natin na bakit kasi ayaw na lang itigil ang hearing, di ba? Sinabi ko nga sa inyo, nagbigay pa nga tayo ng solusyon, di ba? Sinabi natin kay Madam Risa na itigil mo na yan, no? Ibasura mo na yan dahil wala kang makuha dyan. Kawawa lang ang karir mo dyan. O, tinan mo, hindi siya nakikinig eh. Ayan, tinuloy pa rin niya. Diyari siya ngayon. In fact, meron pang another hearing, guys. Meron na namang darating na hearing. Kaya itong SMNI or itong Kingdom, guys, nag-extend sila ng prayer rally. Umpisa ngayong araw, alas 3 po. Every 3 p.m. po, no? 3 o'clock. Sa afternoon ang start po ng prayer rally hanggang March 12 po yan. Araw-araw po yan mga kaibigan. So kabahan ka na. Kabahan na kayo diyan sa Malacañang.
Araw-araw po itong prayer rally to. Ha? Prayer rally, ha? March 12. From March 6 to 12. Araw-araw yan. Pag nabuo lahat yan, ako, ewan ko lang, matakot na kayo. Magdasal na kayo. Ito nang katapusan ninyo. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Kayong iba dyan, yung mga iba dyan mga buwabaliktad na, at sinisiraan po ngayon nila si Pastor, sinisiraan nila si Duterte, sinisiraan nila si Bibi Sara. Oh, ngayon, mahiya naman kayo. Lumalabas na ang katotohanan. Unti-unti na natin nasisilayan, guys, ang pag-asa natin na makabangon muli. Sabi nga nila, makabangon, bumangon muli. Jesus Mary Joseph. Diba? Ito po mga kaibigan, ito na pong umpisa, guys. Alam natin, guys, na ano pa lang to, parang nagbi-build up pa lang to, guys, eh. Nagbi-build up pa lang tayo, no? Pero huwag kayong magkalala, mga kaibigan, no? Unti-unti din yang dadami din niya, at pag sobrang dami na yan, guys, hindi na po talaga nila mapipigilan yan. Diba? Tinan mo, nag-fake news na nga sila, oh. Diba? Sabi nga nila, pag nag-umpisa na ng fake news, ibig sabihin, hindi na nila kaya. Wala na silang pang-defense. Wala na silang panglaban, kaya ang ginawa nitong ninyo na to, nag-fake news na lang. Kasi wala na eh. Ano pa bang iba-vlog niya? Sobrang dami na ng tao. Kung ikaw vlogger ka, tapos kalabang ka ni Pastor, ano pang sasabihin mo? Eh, andyan na nga yung tao, eh, lumabas na nga eh. Sinuportahan na nga si Pastor eh. Ibig sabihin, talo na sila, guys. Kaya ang ginagawa, maghanap na lang tayo ng ano, ng mga malabalbasin na mga tao. May mga balbas eh. Mga mukhang mga ano, mga mukhang mga tulisan. At interviewin natin. Ay, nako, ewan ko lang sa inyo. Sa inyo po mga kaibigan, no? Pakinggan naman natin ngayon, guys, si Attorney Panelo, mga kaibigan. Ito po ang kanyang pahayag, guys. Dapat itigil niya na yung committee hearing na yan. Sapagkat meron ng pag-uutos na i-file ang kaso sa hukuman. At yun ang tamang proseso dapat. Hindi ang Senado o any of the committees. Kaya tama po ang ginawa ni Senator Robin. At sana yung mga miyembro ng committee, tingnan po ninyo ang kawalan ng basihan, factual at legal. At saka pinagpipilitan, nabanggit na naman niya yung aid of legislation. Eh, meron akong decision ng Korte Suprema doon sa Parmalee case na yung contempt order, dapat hindi basta-basta ginagamit ng Senado. Attorney Sal, para sa ating current issue, kahapon ay si Senator Risa Ontiveros moved to cite and contempt Pastor Apollo Siquibuloy. Pero pumasok si Senator Robin Padilla sa kalagitnaan ng pagdinig upang tutulan ng desisyon na ito ni Senator Risa Ontiveros. Narito ang video, panoorin natin, Attorney Sal. There is an objection to my ruling, to the chair's ruling holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Sen Robin. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating Ginang na Tagapangulo. Ipagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules, Section 18. Ito po yung
the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Sukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. At 7 araw po. May 7 araw po ang majority of the members of the committee. Majority. Opo. Na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kiboloy in contempt. Pag sinabi po ba, Ginang Tagapangulo, ito po ba yung member natin? Apo, sila. Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. 7. Bali 6 pa po. Ang nakalagay po sa section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Attorney Sal, would you like to comment on that move of Senator Ron Padilla? Eh, talaga yan si... Yan si Rador lang yan eh. Hot na hot. Talagang siguro gusto niya bisitahin si Pastor Luis sa pulungan. Talaga naman, tama yung ginagawa ni Senator Robin. Talagang dapat tutuloy niyan. Kasi nga, unang-una, walang basis ang pagpapatawag sa paulit-ulit na natin sinabi na hindi ang Senado ang tama o wastong ahensya o tangay ng gobyerno na dapat tinggin ang mga akusasyon ng krimen sa isang tao. At lalong-lalo na meron ng ruling ang DOJ na binaliktad nila yung desisyon ng piskal sa Davao at ihay na ang formal na demanda. Oh, anyway, with more reason, dapat itigil niya na yung committee hearing na yan. Kapagkat meron ng pag-uutos na ipail ang kaso sa hukuman. At yun ang tamang proseso dapat. Hindi ang Senado o any of the committees. Kaya tama po ang ginawa ni Senator Robin. And sana, yung mga miyembro ng komite, tingnan po ninyo ang kawalan ng basihan, factual at legal. At saka pinagpipilitan, nabanggit na naman niya yung aid of legislation. Meron na akong desisyon ng Korte Suprema doon sa Parmalee case na yung contempt order, dapat hindi basta-basta ginagamit ng Senado. Kailangan maingat ka dyan kasi nagiging abuso sa kapangyarihan ang ginagawa nila. Yan ang kitang-kitang abuso kasi unang-una, wala namang dahilan para ipatawag mo dyan. So kung walang dahilan para ipatawag, may dahilan na tanggihan ang pagpapatawag mo. Hindi po ba? So kung ipagpipilita mo yung pag-aresto, ibig sabihin, isa lamang ang layunin mo dyan. Number one, yain. Number two, ipakulong si Pastor. Number three, para nagtatanim ka ng takot at pangamba dun sa mga kaalyado ng mag-amang Duterte. Kasi talaga naman ang target nila si dating Presidente Duterte at si Vice Presidente Taisa. Iyan ang katotohanan. Alright, maraming salamat Attorney Sal. Pero noted din Attorney Sal yung sinagawang rally din ng mga members ng mga key leaders ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Metro Manila. Talagang ipinakita nila ang kanilang puwersa. Una, the other day doon sa Diwasang Bonifacio, yan, nakikita mo sa screen natin Attorney Sal, yung pagdami. Pinakita ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ kung paano ba isinasagawa yung tamang prayer rally, Attorney Sal. Kita mo naman Attorney Sal kung paano mag
magkaisa yung mga supporters ni Pastor Apollo Siquibuloy dito sa Metro Manila. Nag-alay ng mga dalangin, nagpahayag ng suporta ang bawat isa, Attorney Sala, no? Sabi nga namin mga taga Kingdom of Jesus Christ, bago nila makuha si Pastor Apollo Siquibuloy, dadaan muna sa 7 million members ng Kingdom of Jesus Christ, Attorney Sal. Pero Attorney Sal, maliban dyan. Yes, Attorney Sal. Nakit ko nga doon sa talumpati ko doon sa Liwasang Manipat. Pinapurihan ko mga miyembro ng Kingdom sapagkat unang unang ako, napaka-organisado at isa lang ang ibig sabihin, merong disiplina at pag may disiplina, merong pagkakaisa at pag may pagkakaisa, nakikita yung pag-ibig sa pusong namamahay na bawat isa. Kaya nakita natin. Pero meron akong komentaryo dyan eh. We should not limit the rally coming from the Kingdom of Jesus Christ supporters. Of course. Kasi marami ang nag-text sa akin. Masama pa nga ang loob ng iba. Sabi niya, bakit hindi ko namin alam yan? Bakit dapat sinasabihan kami in advance? Kailangan malayo pa para nakakapag-prepare kami sumama. Gusto namin sumama dyan. O nga naman. Kasi ang announcement ko po is in my show on the day itself. Kasi nalaman ko the day before. Kaya kailangan siguro bigyan natin like mamaya meron palang rally. O hindi na naman nakakaalam. Magugulat na naman sila. Tama naman kami dyan. Sabi nila sabi nila nangihika supportahan si Pastor pero hindi nyo kami sinasabi nakakansyawang patuloy ako. O nga naman. Naon. Well, sabihin mo mga dalawang linggo para ilalagay yung schedule. May rally. Kailangan pupunta kami doon. Dadalhin ko pamilya ko. Dadalhin ko grupo ko. Dadalhin ko family chats ko. Ganun po ang pag-uorganisa ng isang malawakang rally. Mm-hmm. Gayahin natin yung ginawa po ng panahon. Kami pong mga aktivista noon, talagang pinaplano namin ang gusto. Hindi karakarata. At gaya na sinabi mo, Atty. Sal, dahil may rally nga ngayong gabi dyan sa Liwasang Bonifacio, hindi lang gagawin tonight ang rally na ito. Straight po ito gagawin for 7 days yan sa Liwasang Bonifacio. Gaya na sinabi ni Atty. Sal, marami nag-text sa kanya, no? Alam mo ba, Atty. Sal, marami akong nakausap doon yesterday na hindi members ng Kingdom of Jesus Christ. I mean, dun sa Liwasan. Sabi pa nila, tinanong nung other members, paano mo nalaman na may rally kami dito? Kasi napanood namin sa programa ni Attorney Sal. O diba, marami ka mga televiewers, Attorney Sal, at sila ay pumunta at nakalahok dun sa ating prayer rally. So yung dahil na-mention mo na Attorney Sal, i-announce na natin dahil simula mamayang gabi and for 7 days, magkakaroon po ng prayer rally na pinamagatang laban kasama ang bayan dyan. Gaganapin po sa Liwasang Bonifacio. At panawagan po namin sa ating mga kababayan, tumindig at makipagkapit-bisig makaisa dito sa ating prayer rally ngayon March 6 hanggang 15. Mag-uumpisa po yan sa gap na alas 6 ng hapon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Magsuot po ng puti para sa kapayapaan, hustisya at kinabukasan ng ating bayan. Ang pagtitipon nito ay walang bayad. Huwag kalimutang magdala ng sariling pagkain at tubig. Kasi Attorney Sal, I'd like to take to Attorney Sal, ha? May vlogger naglabas na hindi daw nakatagap. May mga ina-interview siya, ilang individual na nagsuot pa ng shirt at sinabing hindi daw sila binayaran. Kasi nga naman, gaya na sinasabi namin, hindi po binabayaran yung pupunta na Attorney Sal. At natatago kami Attorney Sal kasi kung makikita mo yung crowd namin, Attorney Sal, ibang-iba dun sa mukha ng mga in-interview. Hindi namin kauri yung mga yun, Attorney Sal, na nagsasabing hindi sila binayaran. Definitely, kasi hindi po bayad yung mga pumunta doon. Yes, Attorney Sal. Yung rally yung gagawin itong araw, di ba? Tawagan natin yung mga, alam po ninyo, like, Oropesa, Elizabeth Oropesa. Gustong-gusto niya pumunta, hindi niya nalaman. Eh, alam niyo ito, ilang milyong viewers ang kanya, nagbablog ito eh. So sana nanawagan siya. Kaya ang panawagan natin sa mga vloggers, gamitin niyo Facebook, gamitin niyo family chats, yun ay i-announce ninyo para maraming dumagsa. Marami ng Kingdom, mga miyembro, pero mas mabuti yung ang mga
ordinaryong tao ay dumating pa. Well, open tayo, Atty. Sal. Kung sino man ang gustong pumunta doon, makipag-coordinate, or we will also coordinate with Ms. Elizabeth Oropesa. I think one of our reporters is already coordinating with her, Atty. Sal, on the possibility na magsalita siya tonight. If not tonight, sa mga pasaksining days natin. Of course, kayo, very welcome kay Atty. Sal and all our anchors here in SM Night to speak, no? Doon sa ating crowd. And of course, Atty. Sal, we thank you for your time dahil nakiisa ka doon sa ating sa aming prayer rally. Ang ating gaya sinabi mo, we're not just limiting it for the members of the Kingdom of Jesus Christ, but for everyone. But gaya ng sinabi namin, yung umaten lang doon, mga key leaders na to, Atty. Sal. And we are also expecting that more will attend, Atty. Sal, no? Even the members of the Kingdom of Jesus Christ here in Metro Manila, in Luzon, in Visayas, in Mindanao, hindi na namin pipigilan if ever pumunta sila dito sa Metro Manila to join us in this rally. Samantala, Atty. Sal, posibleng... Yes, Atty. Sal. Yung mga senador na sa pagka-inosente ni Pastor Polo Kibuloy ay aanyahan din natin. Yes. Tama. Ganito. Pati yung mga miyembro ng Kongreso, dahil meron dyan eh, tahimik lang eh, naghihintay lang. They are very most welcome, Atty. Sal. And bibigyan namin sila ng time to speak sa crowd if they want to drop by sa ating prayer rally. Ayan po mga kaibigan, si Atty. Fanelo. Tama po yan, no? Pati yung mga senador na nakikig-ano din sila kay Pastor, no? Nakikisimpatya din sila kay Pastor. Kasi marami ding mga senador, guys, eh, na panig sila kay Pastor. Eh. Dapat pumunta din sila sa rally at magsalita sila doon, no? Para lalong tumindi yung support. Marcy Cruz, sir, nag-share. Oh, share mo lang, ha? Marcy Cruz, ha? Paki-share po, Marcy Cruz, ang live natin, ha? Oo, pa-share nyo, guys, ha? Yung live natin, guys, pwede nyo i-share, ha? Huwag kayong mag-alala. I-share nyo lang, i-share. No? At huwag nyo kalimutan mag-subscribe at ang mag-tuslok-tuslok po sa channel, ha? Mag-tuslok-tuslok kayo dyan para po dagdag lang po sa channel natin. Okay? Sa mga hindi pa nagtuslok-tuslok dyan, magtuslok na kayo. Para lalo tayong dumami, guys. Importante kasi ma-disseminate natin, no? Information dissemination. Para marami pong makapanood. Kasi yung iba, hindi naman nila nakikita, guys, eh. Kailangan mo pa silang i-invite o kailangan mo pa silang i-share. I-share yung video para makapanood po sila. Okay? Share nyo lang, guys, ha? Huwag kayong mag-alala. Ayan, si Brett Boladaco. Good day, Sir Foodnet. Bete Galban, ayan. Chinita Santillans, support Pastor Kibuloy, SMNI Duterte, and lahat ng lumalaban sa katotohanan. Merna Lim, di pala member sa... pero umalis din. Oo, tama po kayo, Merna Lim. Duterte lang malakas, Bagman, Antonio Adorza, ako, sasali sa rally para bawiin ang boto ko ay BBM. Yan ang dahilan, budol tayo. Kaya na kami dyan, ako nakakabilib sa rally niya. Well-organized, very disciplined, wholeheartedly, with good purpose to defend our rights. Bravo and congratulations to Kingdom. Not only from them, for every citizen. Ayan. Oo, disiplinado po, tsaka organized. Bute Galban, hello. Ayan. Curtis Islanders, ayan, hello guys. Yamada Cherry, galing naman. Oo, galing po, Yamada Cherry. Kumusta ka na dyan? Konnichiwa. Careless Islander, I have new upload. Ayan. Malu Ramos, Beto Galban, 557 likes. Amazing, talo na ni si Honti kasi marami na support. Oo, talo na po sila, guys. Marami na pong suporta. Yamada Cherry, sarap naman umuwi ng Pinas. Oo, uwi ka ng Pinas. Malu Ramos, Haro, good morning po sa lahat. Watching from Dubai. Lisa Sabido, tusnok na Sir Foodie. Kinig lang, kanina pa. Ronald Vicente, ingit na lapit na kanang kuting at smugs. Michael Casanova, punta ako dyan kahit hindi ako miyembro. Sama ako sa pinaglalaban nyo. Careless Islander, thank you for supporting our host. Yan, Bute Galban, Michael of Shoutout, Malu Ramos, Dani Pestaño, BP Sara, PRD, PAQ, DDS, forever here. Elizabeth Chow, hello. Lailani Garcia, hello to all supporters for Pastor Kibulo Justice Palayasin na si Virus. Malapit nang papalayasin yan.
Bagman, Sara Duterte para sa presidente sa 2028. Careless Islanders, we can all do this, guys. Let's go! Ayan. Malo Ramos, ayan, matagal ba? Hello? 602 likes na, guys. O, yung mga hindi pa nagtusdok-tusdok dyan. Beke naman. Pakidagdagan naman natin, guys, ha? Dagdag naman tayo sa tusdok-tusdok dyan, yung mga bagong dating. Baka pwede po. Baka hindi pa tayo nakapagtusdok, guys. Maraming salamat. O, open na po. Ang kingdom po, open po kahit sinong gusto pumunta doon, sinong gustong sumali, no? Yung pare-pareho lang naman pinaglalaban dyan, eh. Wala, hindi po yan parte sa relihiyon, no? Pupunta po kayo doon para po may, ano yung, ano nyo, support nyo. Sa, para, support yan sa lahat, no? Support sa lahat yan. Sunday Escolano, Boss Foodinet, maharap kaya ni Risa ang nagrarat. Hindi niya maharap yan, Sunday Escolano. Eh, sa hearing pala nung isang araw, talo na siya, eh. Diba? Tinigil niya kaagad. Lorena Ramos, ayan, Malo Ramos, kung ako'y andyan, sama din ako. Matagal ba? 614 likes. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo, guys. Sa mga hindi pa nagtuslok-tuslok dyan, beke naman, yung mga bagong dating, tuslokin nyo na, guys, tuslokin nyo na. Ayan, si Gloria Smith. Hi, good morning, Sir Foodie, watching from Germany. Imelda Aquino, ayan, is support and protect Pastor Kibuloy, watching live from Japan. Ayan, David Manansala, mga bangag, yung na-interview ni Barzaga, halata, walang mga ngipin. Halata, eh, no? Perwinkel, 630 likes na po. Ayan, Walberto Berador, Risa, walang tama sa modo. Pastor Kibuloy, God bless to you. Jen, Kinita Santillan, humanda kayo pag sumali pwersa na ang kina ni Pastor Kibuloy, DDS and SMNI supporters. Amazing, nag-iisip na naman sila ng bagong paninira, hindi titigil ang kalaban. Mas lalong hindi na kami mananahimik. Patuloy kami magsasalita. Lailani Garcia, malapit na pang mag-umpisa ang prayer rally. 632 likes na, yes, Vita Galvan. Lydia Amaresca, hindi ko boboto si BBM pero nadamay ako sa mabubudol. Palayasin ang mga taga Jurassic Park sa Malacanang. Lumipat na ang iba na airport. Elizabeth Shaw, ayan. Thumbs up Don, Jenny Jarumay, Trinidad Pugoy, Maranga, na-mention ni Risa virus daw siya, Sir Foodie. Trinidad Pugoy, Maranga, oo, sinabi niya mismo. Inamin niya. Brett Boladaco, thumbs up Don, sir. Roger M. Ginalang, tama sir, laban kong laban, walang hiya. To si Virus. Desi Panergo, sure yan, Saturday and Sunday maraming pupunta. Oo, Saturday, Sunday, marami talaga yan kasi walang pasok. Sigurado yan. Tessie Panergo. Jovelyn de la Cruz, good afternoon, watching from Abu Dhabi. 652 likes, ayan, Bagman Duterte ang lakas. Sa sound drop, mabuhay po Atty. Sal Panelo, tama po kayo, kailangan din pumunta ang mga senador na may malasakit katotohanan, ipakita ng full support kay Pastor Kibuloy. We love you, PRD and BP Sara, ingat po kayo lagi. Minsan kasi yung mga senador, takot din, eh. Lalo na yun sa Congress, takot sila, eh. Takot sila, baka mamaya hindi na sila mabigyan ng pera, hindi sila mabigyan ng budget. Takot sila, eh. Robert Jototot, ayan, nakakasira. Yan tulad ng iyong buting mga vloggers. Norma Jalaba, matulog na ako uli, foodie. Umuulan sa labas. 7:38 morning, Swiss time. Kita-kits mamaya, guys. Ayan! Norma Jalaba, matulog ka muna dyan. Rosa Manalo de la Cruz, Bridget Hughes, hello po di watching from UK. Bagman, ibalik ang Duterte sa pagkapangulo ng Pilipinas. Ted Dupin, maraming salamat. Aris Camacho, Ninyo Barzaga. Perry Winkel, 67 likes. Lia Zin Vlogs, God bless. And Panalo, 670 likes. Beta Galbal, 670 likes na, oh. Dagdagan pa natin, guys. Yan. Rowan Aguelo, Sir Foodie, na ang supporters ni Pastor papunta na ng Maynila, magiging nakuting ahas. Tambaluslus at antivirus, abangan sila, sir, simula pa lang ngayon. Fede Guzman, ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban natin ito. Pangabusong gobyerno, laban ito kasama ng sambayan ng Pilipino. Mabuhay tayong lahat, mga kababayan. Bagman, Duterte lang, malakas. Sinadapete, dan na po, tuslok, sir, kanina pa.
Julie Loyola Ahmad. Hello, Sir Pudi. Good afternoon. Watching from Davao City, Balintagalban. 677 likes. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo guys. May oras pa tayo mga kaibigan sa mga gusto pong humabol dyan. Humabol na kayo guys. Hanggat may oras pa tayo. Marami pa tayong oras guys. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan. Marami pa tayong oras para makahabol. Yan, Trinidad Pogoy Paranga. Sir Pudi, may nagsabi next rally Bulacan, Philippine Arena. Yari sa tapos na laban kung ganun. Sana po sa Kingdom of INC. Okay yan. Yes! San bro, Pastor Kibuloysa. San ka naman? Naroroon? Ingat po lagi. We love you po. God bless po. Albert Pianar. Hindi ko akalaing ma-recruit si Ninyo Barsagan na Lilisa Smugs. Alam ko, DDS yan eh. Ang alam ko talaga yung si Ninyo yan, DDS yan. Vival, ayan, maraming salamat. Malo Ramos, halatang bagong suot ang t-shirt. Oo, bagong suot nga yung t-shirts, parang palipat-lipat lang yung t-shirts. Parang parang pinapatong-patong lang na yung t-shirts. Helen Zambrano, mabuhay tayong lahat. Betagalban, 680 likes. Fable, watching live Hong Kong. Lydia Amaresca, bakit ba hindi pantay ang pagbibigay ng budget ay pera naman, taong bayan? Ibalik ng taong bayan ang pamamagitan ng mga proyekto. Yes. Libis Vlog, Malu Ramos, Alma Jornales, Tustog Dancer. Maraming salamat, Alma Jornales. Lorena Ramos, Hakot Award din. Hakot Awards, Best in Cyber Libel. Naka-award pala si Ninyo, no? Best in Cyber Libel. Virginia Gregorio, Sir Pudinet, ang prayer rally para po sa lahat kung nagagawa nila ang isang pastor. Paano pa kaya ang simpleng mamayan? Chinita Santillan, Ninyo Barsaga, may sakit labas mental. Labas mental pala. Buta Galban, may galap siya at Helen Zambrano, Virginia Gregorio, like that po Sir Pudinet. Prayer Winkle after 7 days na rally. Abangan ninyo ang mangyayari. May malaking pagbabago sa Pilipinas. 706 likes. Ayan. Dagdagan niyo pa yung likes. Ayan, sa mga hindi pa nagtuslok-tuslok. Oh, ano pang hinintay niyo? Tuslokin niyo na, guys. Ayan, maraming salamat. Yung rally po, ha? Yung rally po, guys, tuloy-tuloy yan. Araw-araw yan. Every 3 o'clock po in the afternoon. Tuloy-tuloy yan. Walang hinto yan, guys. Hanggang ano yan? March 15 or March 12. So, mahaba po yung rally na yan. Diba? So, tuloy-tuloy na mga kaibigan, may oras pa tayo. Pwede pa kayo magtanong, pwede pa kayo mag-comment, o pwede pa kayo magtuslok-tuslok. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ay, si Yamada Cherry, taga Bulacan pala, oh. Ah, Bulacan pala si Yamada Cherry. Saan ka sa Bulacan, Yamada Cherry? Ah, Bulacan, Bulacan. Ah, galing naman. Helen Zambrano, yes. Beta Galban, ayan. Mega Love Charlotte, Virginia Gregorio. Meginda Beralio, ayan. Hanggang June na lang, mga yan kuting, panahon na lang. Amazing, hindi po yun na nakakasuan kasi. Galing po siya sa mental, si Barsaga. Meron siya mental card. Meron siya mental card? Amazing, meron siya mental card? Galing pala talaga sa mental, eh, no? Pagala-gala. Galing sa mental, pagala-gala. Dignikado yun. Bismundo. Ay, sino to si Bismundo? Ah, si Bismundo Olar. Huwag tayong maniwala sa taong ito. May naghasik ng lagim. Ang ibig niya sabihin, si Ninyo. Jay Guevara TV, shout out. Ayan, Jericho Jerry. Ayan, nakatuslok na sir, watching from Dasmarinia, Cavite. Leaves Vlog, new subscriber from Davao City. Oy, may bago tayong subscriber from Davao City. Welcome to our channel, Leaves Vlog. Vival, hangs, hindi mo lang sa ibang rally lagi. Yes, we support bilang Filipino at isang bansa, Fernando Olimba.
Trinidad Pugoy, Marangas, Sir Fudi, may isang vlogger daw na nanawagan sa mga Dilawan para sumanib sa DDS. What can you say, sir? Ah, hindi naman ako Dilawan eh. Bahala sila sa buhay nila. Basta ako, Duterte ako, guys. Bahala sila sa buhay nila. May sarili silang mga mundo. Ang mga Dilawan, guys, mga traitor din yan. Sir, meron pang certificate yan. May certificate pa si ninyo? Oh, sabi ni ano, ni Te Adepuen, may certificate daw. Ah, pinakita ni Banat Bay. Talaga? Jay Guevara TV, shout out to all DDS fam. Obete ka naman, magalaw siya, Jay Guevara TV. Violet, ayan. Gina Daligdig, Ninyo Kalbo, asan ka na? Baka nagtatago na si Ninyo, ah. Hoy Ninyo, huwag ka magtago, hoy, humarap ka. Kala ko matapang ka. Ang hiling mo pa namang, ang hiling mo magmura, tapos gayon, tatago-tago ka dyan. Tess Salcedo, newly subscriber done like. Maraming salamat, Tess Salcedo. Welcome to our channel. Yan, Jay Guevara TV, welcome. Bago dito, ayan, bago pala si Jay Guevara TV. Vertical pa, Michael Charlotte Libby's Vlog, Malo Ramos, Chrissy Brooks, Jay Guevara TV. Hi, nag-subscribe ako sa iyo. Ayan, Amazing Jarrett Halatana. Daisy Pineda, hi, always present ako sa iyo. Ingat po, mainit ang panahon. Poriza Tejedar, watching from Cebu, DDS po kami. Ayan, crazy salamat, sabi ni Jay Guevara TV. Hoy, mga taga Cebu, mega love shoutout. Kumusta na kayo dyan? Ewan ko ba't nakawala yung pagala-gala yung ano na yan, yung sinto-sinto na yan. Pagala-gala. Parang nakawala sa hawla. Parang nakawala sa kulungan. Bridget Hughes, ayan, nag-follow ako yung inyo noon, pero nag-follow ko din. Masikmura kong magmura. Oh, grabe magmura yan. Wagas pag nangmura. Ayan. Wagas yan, grabe yan. Super. Ibang klase pag nangmura. Jay Guevara TV, kabaro pala kita bro, kung DDS ka din. Yes, Duterte tayo. Simulat sa poll, Duterte na po kami. Nabudol lang kami. Nabudol. Tess Alcedo, watching Hong Kong DDS World Lead. Ayan, 746 likes. Ano kami? Sara Duterte kami. Oh, Digong, Sara. Marites kanilang, mandali ko yung isang retired general ng nanawagan ng hanggang March 30 na lang daw at magkaisa na ang mga taong bayan upang pababain si Kuting. Jong Misola, good PM Sir Fudi. Christy Brooks, may kalab siya po sa iyo. Fernando Olimba, hello. Jay Guevara TV Defenders. Lute Galban, may kalab siya lang. Tess Salcedo, ayan. Amazing, sa rally kahapon kahit mainit, masaya. Laban at hindi mananahimi. Chrissy Brooks, baka kumuha uli ng certificates. Oo, baka kumuha uli ng certificate, nag-renew. Baka nag-renew si Ninyo. Gina Daligdig, Ninoka, asan ka na? Manghihiram sana ako ng t-shirt sa pulis sa'yo. Five Charms, Ray Joaquin from Olongapo. 756 likes number, Tagalban, Malu Ramos. Naku, grabe talaga yan, magmura. Oo, grabe magmura yan. Yan, Jay Guevara TV, winawarningan ko na yan siya, hindi si BP Sara ang magkakaso sa kadya. Ang kulit, ayan, tuloy. Oh, naunahan pa siya, no? Makulit talaga eh. Sabi ko, may araw din to. Tinan mo, dumating nga yung araw niya. Ayan na, nakaharap siya ng katapat. Yamada Cherry, ayan, saksak sinago. Sana sanip na naman ang military pambalin siya, bukit noon. Fernando, Chrissy Brooks, John Misola, sir, good afternoon. Fairy Winkles, you subscribe here, Sir Foodie from Davao. Pastor Kipuloy, worker po ako for 20 years. Wow, galing naman, oh. Fairy Winkle, maraming salamat po, ha, at welcome to our channel. Lenita Villanueva, The Third Forever, Tess Salcedo. Ayan, Vertical Galban, may love din po. Yamada Cherry, okay lang sana kung cute sana siya magmura. Hindi naman siya cute magmura, eh. Pag nagmura ngayon, nakakaasar panoorin, eh. That's TV ayong hapon, shout out watching from SM North EDSA Quezon City Manila. Malo Ramos, Duterte Forever, love you Tatay Digong. Lydia Amaresca, Jay Guevara TV, galing
kay Kuya Val, di ba? Agot Isidro, Duterte lang malakas. Efren Infante, good afternoon, Sir Foodie. Jong Misola, Efren Infante, mega love salo. Nenita Villanueva, ayan, tuloy-tuloy lang tayo guys, may oras pa tayo. Naku, marami pa tayong oras, oh. Sa mga hindi pa nagtuslok dyan, beke naman. Sa mga hindi pa nagtuslok dyan, beke naman. Tuslok-tuslok na po tayo guys. Dagdag lang po sa channel, wala pong bayad yan, promise. Oh, libre yan, libre. Libre po magtuslok guys ha, libre po lahat. Yan. Tuloy-tuloy lang po tayo guys. Hodaya Zitsun. Watching from Israel. O Israel pala si Hodaya. Helen Arsolon, Duterte Forever. Amira Taya. Good afternoon sa iyo dyan, Efren Infante. Agot Isidro, Duterte lang malakas. Mega love siya, Efren Infante. Nag-like na po ako, Hodaya Zitsun. Maraming salamat sa pagla-likes. Libby's vlog, accused niya siya si Sarah ng lalaki, puro pang lalaki, kabaro niya. Magenda, viralyo, maghanap ng masilungan, ang vlogger na yan, mga pakawala. Santo Niño, Celso Facundo, ang layo ng mukha ni Niño, basaga sa mukha ni Santo Niño. Mukha ni Niño, Barsaga, ano eh. Kakaiba eh. Lydia Amareska, well, work po ako. Ayan, God bless everyone. Good luck sa work, Lydia Amareska. Marites Kanilang, nakasuhan batang dati dahil sa kasamaan ang lumabas, bunganga. Dinampot ng pulo. Oh, dinampot yan sa Baguio. Nakita ko ngayon, napanood namin yan. Panahon pa yun ni Isko eh. Oh, napanood ko yan eh, dati. Fernando Olimbal, Noto Tulpo, Noto Marcos, Solid Duterte. Nenita Villanueva, thank you for reporting. Keep it up. Ayan. Vita Galvan, 780 likes. David Manansala, mga bangag yung mga interview ni Barsaga. Halata, wala nang ngipin. Efren Infante, Miss Vita Galvan, hello, good afternoon, ma'am. Galvan, 794 likes. That's TV. Paano naging cute si DC Barsaga? Baga ugnawong, bayuta. Baga ugnawong ang bayuta, uy! Ay, sus! Okay, here I am, CWDF05, Nets J, Duterte Forever, pag-asa natin ng mga Pilipino, tunay na hindi bangag, kasama natin buo po Duterte Watching Kuwait. Kasama lagi, Diyos lagi, Sir Foodie! Ayan. Yes, go tayo for the truth. Virginia Gregorio, buti may manood kay... Bakit may nanonood pa doon? Ang baho ng bunganga noon. Buti may niniwala pa doon, no? Pati yung mga vlogger na yun, niwala naman sila kaya, no? No? Hindi ko rin maintindihan. Ito naman mga vlogger, talagang anong-ano naman sila kay Ninyo. Pano yung paniwala naman sila? Grabe. Di ba? Elena Calapis, buka ni Ninya para personal assistant si Santana. Tama po kayo, Elena Calapis. Ninya, Santana. Bike dito, bike doon. Ayan, maraming salamat ah. Buti manunood pa kay ano, no? Sabi ni Virginia Gregorio. Sa totoo lang guys, hindi ko, meron pa rin nanonood sa kanya, no? At natutuwa pa sila. Papanoorin mo ba yung gano'n, yung palagi nagbumura? Di ba? Ewan ko lang ha, sabagay, may taong gusto nagbumura eh. Alam niyo guys, sabi ko nga sa inyo, hindi naman po masama ang magmura. Di ba? Hindi naman masama ang magmura eh. Hindi naman lahat ng oras, pag nagmura ka, masama ka na. Para si Tatay Digong, pag nagmura siya guys, hindi po siya, hindi ibig sabihin na siya ay masama. O Yamada Cherry, maraming salamat sa inyong 1,600 yen. Nagpalipad po. Ayan, nagpakape. Boy naman o sa pakape, si Yamada Cherry. Ah, bili ka ng flower. Ah, ngayon, Yamada Cherry. Ah, sige, sige. Ingat po kayo, Yamada Cherry. Si Talsik Laway yun, forever. Talsik Laway ba yun?
sabi ko nga sa inyo guys, hindi naman masamang magmura. Hindi lahat ng oras, pag nagmura ka, masama ka na. Pero syempre, ang mura guys, talagang hindi po pwede yun sa, ano, sa mga bata. Hindi pwede sa mga, di ba? Marami tayong mga minors eh. Di ba? May lugar ang pagmumura. Kaya siya naging masama, kasi kung saan-saan na lang siya nagmumura. Halos araw-araw na siya nagmumura. Minumura niya yung mga tao na hindi naman niya kilala. Minumura niya yung mga vlogger na wala namang kasalanan sa kanya. Di ba? Bakit mo minumura? Kasi si Duterte nagmumura din, pero hindi naman siya ganun, hindi naman siya masama. Di ba? Nasa ano yan eh, nasa tamang paggamit eh. Kung kailan ka pwedeng magmura. Di ba? Kasi hindi naman lahat na nagmumura masama. Kasi meron din naman mga mababait na hindi talaga nagmumura, pero walang ginawa kundi magnakaw. O di ba? May ganun eh. Si Duterte, mura ng mura, pero hindi siya korap. Meron namang itong isang kuting, napakatahimik. Sus, Mar Joseph, hindi nagsasalita. Pero hindi mo alam, kinukuha na pala yung pera natin. Kinakamkam na pala. So, kaya nga sabi ko sa inyo guys, ang pagmumura po, may nasa tamang lugar yan. Hindi yan basta-basta, mura ka na ng mura. Parang yung bibig mo, parang ano na eh, gusto. Parang, siguro, sinusunog na yung bibig mo sa ano, si MPR, no? Sa bagay, no, Elena Calapis, I agree. Oo, bangag together, no? Flux together. Justice for Kibuloy, yes. Fairly Fernandez. Araw-araw. Ayan, betagal ba? Meron siya, Fernando Olive. Norhaima Garino, watching from Saudi Arabia. Ninyo. Ninyo, demonyo. God bless you always, Yamada Cherry, betagal ba? Matilda Carnazer. Tama, mukhang super baho ang bungangan ni Barzaga. Leticia Sayuto, abnormal si Ninyo. Tahimik pero, mga nga ni Blimas na pala. Oo nga eh, tahimik pero limas na pala. At least doon na lang tayo sa nagbumura. At least walang kurap. Oy, 6828 likes na oh. Sa mga hindi pa nag-likes-likes dyan, beke naman. Dagdagan naman natin guys. Tuslok-tuslok naman tayo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel para marami po tayo. Dumami tayo, dumami. Ayan, si Tessie Panergo. Siya nagmumura pero wala sa lugar. Ninyo, Talsik Laway. Nanood ako dati ng vlog niya pero daw di na ayaw ko na. Tessie Panergo. Mabuhay mga DDS. Julie Aguirre. Alam niyo guys, si Ninyo, DDS yan eh. Dati, DDS yan. Ano pa nga yan? Ang sinusuportahan pa nga yan, si BP Sara eh. Yung sa election. Diba? Napapanood ko yan dati. Talagang sinusuportahan niya si BP Sara. Pero ayaw ko, bakit bigla siyang bumalentong? Ano nakain niya? Baka nakakain ng panis. Julie Aguirre, mabuhay nga mga DDS. 832 likes. Bagnab Mel Jr., nag-like na po ako. Solid Duterte po ako. Ayan. Maraming salamat, Bagnab ha, Mel Jr. Buti Galban, 835 likes. CWDFO, ipasura ang baka kong kawatang Risas Talas. Ayan. Marami talaga ngayon bumabalintong, you know? Bigla-bigla na lang nagbago yung mga ano nila. Bigla-bigla na lang silang bumabaliktad, guys. Marami yan ngayon. Kaya tinan nyo, ha? Ano, sa October po, pagpalapit na lang palapit yung October, guys, abangan nyo, talagang magbabaliktaran na yan. Kasi sa October, guys, doon na natin malaman, eh. Filing of COC na. Kung sino talaga ang tatakbo. Oy, Beta Galban, maraming salamat. Ayan, galing naman. Nag-like na po ako, solid Duterte po ako. Helen Arsolon, Tessie Panergo. Oh, DDS yan? Ewan ko bakit biglang bumaliktad. Elena Calapis, iba ang mura ni FRD. Have a reason to believe that to whom it may concern, they do wrong. Wilma Dalugdog, Sir Fudi, good afternoon, watching from Kuwait. Bagnab Mel Jr., hindi true si fake yang ninyo na yan. Alam niyo guys, pwede ka naman, alam niyo sa totoo lang, pwede ka naman maging Duterte.
kunwari, Duterte ka, tapos syempre, hindi na siya, wala na siya, hindi na siya pangulo. Pwede ka naman Duterte pa rin, o kaya Sara ka pa rin, pero iba na yung sinusuportahan mo, pwede naman yun. Pero bakit mo sisiraan or minura niya si Duterte, guys, si Ninyo. Minura niya si Tatay Digong. First time ko narinig yun, minura niya si Tatay Digong. May nag-vlog niyan eh, may narinig ako niyan eh, na minura daw niya si Tatay Digong. At eto namang si VP Sara, siniraan din niya. Grabe po ang paninira ni Ninyo kay VP Sara. Talagang below the belt na po, mga kaibigan. Pero sabi nga nila, eh, hindi naman siya papatulan ni VP Sara. Pero grabe po ang paniniyaran, guys. Grabe. Jovelyn De La Cruz, subscriber ako niyan dito. Ah, subscriber ka niya dati. Pero nag-out ka na ngayon. Ah, parang nag-unsubscribe ka na. Grabe, no? May nagsasubscribe pa pala doon. Manites kanila, oh, nabayaran yan. May Ginger Viralio, si Tatay Digong nagmura. Oo, nagmumura si Tatay Digong. May binabagayan na po ang pagmumura. Nori Omoy, good day sir, pag mag-rally ulit, silipin. Oy, pag may rally ulit, silipin niyo sa gilid-gilid, baka andun lang si Ninyo. Ferdy Fernandez, sir, nag-like na po ako sir, mabuhay DDS. Po ako, solid DDS. Taga-request po ako na ipakulong si Risa Virus, sir. Enerio Randai. Ayan. Helen R. Solon. Jovely De La Cruz. Subscriber ako niyan. Pero hindi na. Ayan. Pera kaya bumaliktad. Oo. Pera po. Helen Mariari. Kasi bakit sila biglang bumabaliktad, di ba? Beto Galban. 863 likes. Sonora C. Si F.R.D. Minura ang mga masasama. Marites kanilang. Ako nga, wala akong binoto sa presidente, si Inday lang. Bagnab Jr., dapat kasuhan niyan si Ninyo. Ako, Ziors, Random TV, si Jam Magno nga, ang pro-kibuloy na. Ako, Ziors, Random TV, si Jam Magno nga. Helen Arsalon, Risa Bangag, Kagwangon. Gina Luscardo, good morning, Foodinet. Julie Aguirre, Foodinet, Gcash, Pakibaba. Julie, wala po tayong GCash, ha? Pasensya na po, ha? Pasensya na po, guys, ha? Wala po tayong GCash. Gina Luzgardo, watching from London, Tuslok nga, Bagnat, Melgin. Dapat tadyakan nyo na si Ninyo pag makita nyo sa rally. O, guys, ha? Pag nag-rally uli, ha? Tingin-tingin kayo sa gidli-gidli nyo, ha? Baka andyan lang si Ninyo, palakad-lakad. Pakalat-kalat, ha? Alam nyo na gagawin nyo, ha? Pag nakita nyo si Ninyo. Oo, sabunutan nyo si Ninyo, ha? Sabunutan nyo, guys, ha? Pag nakita niyo si Ninyo, ha, sabunutan niyo, ha? Foodinet, paano naman siya sabunutan? Eh, walang buhok yun. Wala naman palang buhok. Ronald Vicente, nagsalita na ang binayaran ni Ninyo sa live ni Brother Travelers. Sabunutan nyo, ha, pag nakita nyo, ha. Dapat bugbugin ng Bagnab Mel Jr. Hindi, magtatago na yun, eh. Oo, no? Oo, damputin, ilagay sa sako. Tama yan, that's J. Julie Aguirre. Ay, nako. Ayun po mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo guys. May oras pa tayo, konti na lang. Martes kanilang, Foodinet, pautang naman. Diyan, joke lang. Celso Facundo, Sir Foodie, Agot Isidro, Antay Duterte yan. Pero rinig ko kanina, maka Duterte daw. Ewan ko, di ba? Palagi nga niya sinisiraan si Duterte nun eh. Ferly Fernandez, shoutout kay VP Inday, Sara, please, Dave, please, ipakulong mo na si Ninyo. Maria Fe Kitagawa, ay rumbang rally ngayon. Alfredo Albino, mayroon pong rally ngayon guys ha. Alfredo Albino, yan si Ninyo. Pag makita ko yan, kakalbuhin ko yan, demonyo yan. Kalbuhin mo ha, kalbuhin mo.
873 likes, Beto Galvan. Ayan, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. May oras pa tayo guys, konti na lang oh. Konti na lang yung oras natin oh. Mamaya po guys, wala kayong gagawin, wala kayong mga lakad, wala po kayong engagement. Abangan niyo po guys, updates po tayo sa rally mamaya. Okay, ang rally po ay araw-araw na po ha. Araw-araw ang rally, alas 3 po. Alas 3 ng hapon. Every day yan, every day. Kaya humanda kayo. Grabe talaga magmura yan, idol host foodie si Ninyo. Kaya noon pa man ay unscribe ako dyan 2 years ago. At kahit noon pa man ay bayaran talaga yan si vlogger na yan. Kaya kung ano itananim niya dyan din aanihin niya. Yes! Wong Yoni, I agree. Attorney Panelo, Charlie Duterte, Attorney Rodriguez, ayan. Auring! Helen Arsolon, Aray Morisa, walang. Pinklawan si Agot. Oh, pinklawan yan si Agot. Wala yan. Sus, nako. Mga pinklawan, mga kakampwet. Sus, Mariosip. So yan po mga kaibigan, natapos na po ating live guys ha. Mag-abang-abang lang po tayo sa mga updates mamaya po sa rally po mga kaibigan no. So yan po nagtatapos ang ating live. Sa lahat po na subscribe sa amin, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po na subscribe, please subscribe, comment, like at pangit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like and share ng mga videos. Ayan, natapos na tayo guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mamaya po magkita-kita po tayo muli ha. Bye! Bagmag Mel Jr. ha? At ngida si Buha, at ngida. Oh, mag-vlog sa si Buha, at ngida. Oo, naubos na yung ngipin niya sa kamumura. Pudi, umami na. Nako, umami na pala. See you tonight. Bye-bye.